Hello, I'm on my way back to Manila coming from an outing with my relatives, and we talked a bit about politics, and I'm just so surprised because they're all united in one president to elect. But before I continue, I would just like to express my deepest respect po sa gusto niyo pong kandidato, and I hope that you respect mine also, di ba po? This is just my stand, and talaga naman pong nakita at naramdaman namin ang kanyang serbisyo sa aming lugar. And I choose him kasi siya mismo ay nakaranas ng pagiging mahirap, kaya alam niya po yung feeling ng mga taong hindi talaga napapansin. And kailangan po talaga nating leader eh yung mabilis umaksyon sa mga pinangako niya tulad ng condominium 1 and 2 para sa maayos na pabahay. Pati na rin po, nagpagawa po siya ng mga eskwelahan kahit kasagsagan na ng pandemic. Nagpatayo rin siya ng mga ospital with high-tech facilities para naman matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga pasyente. At ito pa, binuhay niya ang Manila Zoo, na napakadami ko po memories nung bata ako ng Manila Zoo, para talaga maging one of the tourist spots of the Philippines, diba po? Kaya for me, kung nakaya niyang paunlarin ang Maynila, kaya niya rin po ang buong Pilipinas. Buhay at kabuhayan ng kanyang priority, and God first is his top priority. Kaya naman sa darating po na Mayo, hashtag is go ako. Yo, what's up mga tropa peeps? So napanood niyo naman, Arian Bautista, ha? Nag-switch to school na. Ha, nakita nyo naman, nadinig nyo naman kung ano ang kanyang mga dahilan. At syempre, itong si Arian Bautista, medyo magiging laman ito ng mga comment ng mga basher. Dahil syempre, nag-switch to isko eh. Ganun naman talaga pag sumuporta ka na sa hindi nila kandidato, ibabash ka na. So eto po, meron pa akong isang ipapapanood sa inyo na video na talaga namang hinangaan dito si Yorme. At dahil dito sa video din po na ito, ha, napakarami pong natulungan ni Yorme. Napakarami po niyang nabigyan ng tulong pinansyal dahil sa video na ito. So panoorin niyo po, at maraming salamat po sa pagsama niyo dito sa akin sa vlog na ito. Mga kamama chup-chup natin dyan, at mga ka-scholar, ka-sconians, at mga ka-Yormelicious, laban lang po tayo para sa ating kinabukasan ng ating mga apo, anak, at ng ating pamilya. So yan, Pilipinas, God first. Thank you po. The people of Manila deserve only the best, the most qualified man to lead them. And that's why I really tried my best to work hard every day to be deserving of this mandate that you've given me. You know, my teacher would always tell me to address minimum basic needs. You must be compassionate, just, and efficient. But what the uniqueness of Manila, you can love, is because of history and heritage. Yun ang isang greatest asset ng Maynila, na hindi pwedeng mawala at hindi makukuwasa. Kaya po sa maliit kong kaparaanan, hayaan po ninyo at pagbubutihan ko ng maiging. Nang sa ganon na dumating ang oras ng Maynila to be vibrant again, to lead the country again as being the capital. You deserve better things from the city government. Hi, Makmak Pablo. Oy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.